Assalamualaikum at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Simula ng araw sa isang positibong pananaw. Ako nga pala si Ma'am Jamaliah T. Naga mula sa Piagapo National High School, Division ng Lanao del Sur 1. Ang inyong tagapagatid ng kaalaman sa asignaturang Malikhaing Pagsulat sa 11th baitan ng Senior High School. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa pagbuo ng blog gamit ang kasanayang Pang-ICT at iba pang anyong multimedia. Pagkatapos ng aralin, inaasahan ng mga mag-aaral ay masunod ang tatlong layunin nito. Una, natutukoy ang iba't ibang hakbang sa pagbuo ng blog para sa publishing nito gamit ang mga kasanayang Pang-ICT at iba pang anyong multimedia. Ikalawa, nakakasuri ng isang blog ng tula o maikling kwento sa isang online journal sa internet. Ikatatlo, nakakagawa ng isang tula, sanaysay o maikling kwento sa pamamagitan ng blog gamit ang mga platformang pang multimedia at mga kasanayang pang ICT. Ngunit, bago tayo magsimula, ay sagutin niyo muna ang aking ihandang pagsubok o pretest. Huwag mag-alala, dahil sa lamang itong pagsubok tungkol sa lawak ng iyong kasalukuyang kaalaman para sa ating pagsangon. Panuto, ayusin ang mga ginulong titik sa bawat bilang upang sa ganun ay mabuo ang tinutukoy nito. Ang bawat bilang ay may inilaang 5 segundo para sa iyo. Tama! Ang sagot sa unang bilang ay Tumblr. Ang sagot sa ikalawang bilang ay Instagram. Tama! Ang sagot sa ikatlong bilang ay Twitter. Ang sagot sa ikaapat na bilang ay YouTube. Tama! Ang sagot sa huling bilang ay TikTok. Magaling! Binabati ko kayo sa inyong mahusay sagot. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating aralin. Ang pagbuo ng blog gamit ang kasanayang pang-ICT at iba pang anyong multimedia. Ang Information Communication Technology at ang multimedia ay ang dalawang kasanayang tumutulong para mabuo ang isang blog. Madaling maisasagawa ang isang blog gamit ang kasangkapang pang-ICT tulad ng computer, laptop, cellphones at iba pa. Samantalang, ang multimedia ay tumutukoy sa mga platapormang gagamitin sa posibilidad na paglikha, pag-iimbak, teksto, tunog, at graphics, kung saan kabilang ang mga images at animations. Ano ang isang blog? Ito ay isang website na nakatuon sa nakasulat na nilalaman na karaniwang ipinapakita sa isang hindi gaanong pormal na paraan ng pagsulat. Pangunahing ginagamit ito ng mga tao bilang isang online journal na isinusulat ang kanilang mga saloobin upang mabasa ng mundo. Paano gumawa ng blog? Magagawa ito sa pamamagitan ng pagsunod sa 5 hakbang. Ang unang hakbang ay ang pagpili ng isang ganap.
Tumutukoy ito sa pagpili ng gusto mong i-vlog, pagpili ng angkop na lugar, at ang pagpapanatiling simple at maikli. Ang ikalawang hakbang ay ang pagpili ng isang platforma para sa vlogging. Ang mga halimbawa nito ay ang Wix, Blogger, Medium, Weebly, WordPress, at PostTouch. Ang ikatlong hakbang ay ang pagkuha ng isang pangalan ng domain at web hosting, kung saan ito ay may tatlong pamamaraan na dapat sundin. Ang unang gagawin ay mag-sign up at pumili ng iyong domain name. Mainam na gamitin ang nameship dahil ito ay tumutulong na panatilihing lihim ang inyong pagkakakilanlan. Ang larawang ito ay isang halimbawa ng nameship. Ang ikalawang pamamaraan ay dapat simple at madaling matandaan ang iyong gagawin na domain name. Tumutukoy rin ito sa pag-iwas na huwag gumamit ng nakakatuwang extension tulad ng .io at panatilihing gamitin ang .com. Ang ikatlong pamamaraan ay ang paghuhos sa web. Tumutukoy ito sa espasyo para mag-imbak ng file sa website. Ang larawang ito ay halimbawa ng fast and secure web hosting kung saan mayroong startup, Groupic at Gugik. Ang ikaapat na hakbang ay ang pagdidisenyo ng inyong blog. Dito tayo maglalagay ng pagdidisenyo at paglalagay ng mga graphics at animation, pagdaragdag ng mga pahina sa blog, paglikha ng mga pasadyang pamagat at mga taglines, at paglikha ng isang static homepage. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang static homepage. Pinakamagandang gamitin ang WordPress dahil ito ay nagbibigay ng libu-libu-libring tema. Ang ikalimang hakbang ay ang paggamit ng plugin. Tumutukoy ito sa pag-install ng iyong mga plugin sa tulong ng WordPress at dashboard. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang SEO at Google Analytics. Ang SEO ay tumutulong na gawing mas friendly ang iyong blog. Ang Google Analytics sa pamamagitan ng exact metrics ay tumutulong sa pagsubaybay ng dami ng mga bisita na natatanggap ng iyong blog. Para sa karagdagang gawain, ay maaaring gumawa ng sariling tula, sanaysay, o maikling kwento sa pamamagitan ng blog. Gawing gabay ang limang hakbang sa pagbuo ng sariling blog account gamit ang mga platformang pang-multimedia na nabanggit kanina sa ating leksyon. Kung may karagdagang impormasyon na gusto niyong malaman, ay bisitahin ang website na ito. Bago natin matapos ang ating klase, kunin niyo ang inyong papel at ballpen, sagutin ang inyong tayahin o post-test. Panuto. Piliin ang titik ng iyong pinakatamang sagot. Ano ang tawag sa mga kasanayang tumutulong sa pagbuo ng blog? Letrang A, hypermedia at hypertext multimedia. Letrang B, information communication technology at multimedia. Letrang C, interactive multimedia. Letter D, MPC standards at working group. Ang tamang sagot ay letrang B, Information Communication Technology at Multimedia. Ano ang tawag sa isa pang website sa internet na nakatuon sa pagsulat o online journal? Letrang A, blog. Letrang B, broadcast media. Letrang C, print media. Letrang D, outdoor media. Tama! Ang
tamang sagot ay letrang A, blog. Ang ikatlong tanong ay alin sa mga sumusunod ang di halimbawa ng plataporma sa blogging? Letrang A, Wix. Letrang B, WordPress. Letrang C, Chrome. Letrang D, Medium. Ang tamang sagot ay letrang C, Chrome. Ano ang ibig sabihin ng pagpili sa isang ganap? Letrang A, pagpili ng mas gusto mong i-vlog. Letter B, pagpili ng plataforma. Letrang C, pagpili ng isang domain at web host. Letrang D, pagpili ng isang disenyo. Magaling! Ang tamang sagot ay pagpili ng mas gusto mong i-vlog. Letrang A. Ang pinakahuling katanungan ay tumutukoy ito sa computer technology na nagbibigay ng posibilidad ng paglikha, pag-iimbak, teksto, tunog at graphics. Letrang A, print media. Letrang B, social media. Letrang C, mass media. Letrang D, multimedia. Ang tamang sagot ay letrang D, multimedia. Naway may natutunan kayo sa ating leksyon ngayong araw. Hanggang sa muli, ito ang inyong guro, Ma'am Jamaliah, T. Naga.